Hi, good morning, good afternoon, and good evening to all my YouTube subscriber all over the world. So, ngayon po ay January 7, 2020. At inaasahang magtatapos ang Metro Manila Film Festival ngayong January 7, last day ng Metro Manila Film Festival. Pero inaasahang may mga movie entry na ma-extend pa sa sinehan. Depende sa demand at lakas nito sa takilya. So habang dinidiscuss po natin ang top 8 hanggang top 1 ng ranking ng gross sale ng Manila Film Festival, ay sasamahan po natin ng mukbang. So magmumukbang po tayo ng kabsa dito sa Saudi. So sa Saudi po, ito po ang famous na pagkain ng Arab, pati ng mga OFW, ang kabsa. So we have a fried rice and we have a grilled chicken. So we have tomato sauce, fresh tomato sauce. We have a fresh tomato sauce. And we have onion and garlic, lemon. And we have sweets. They called it kunapa. They called it kunapa. So as of January 7 po, last day ng Metro Manila Film Festival, according to pep.ph and Philippine Box Office Moho, ay kahapon ay muntik na maungusan ng The More the Merrier ang pelikulang Miracle in Cell Number 7, dahil may mga kumalat na chika na nagpamudmud umano si Vice Ganda ng 15 million pesos para takda ng mga free black screening sa lahat ng sinihan sa Metro Manila. At maraming na nakasaksi na talagang maraming naganap na free black screening sa lahat ng sinihan sa Metro Manila. So may mga fancy Vice Ganda na gustong manood pero puno na dahil sa mga black screening na naganap. So pagkatapos ng mga araw kahapon, ay napansing talagang dumikit ang figure ng pelikula ni Vice Ganda na The More the Merrier. So ano ba ang katotohanan? Hindi ba talaga matanggap ni Vice Ganda na hindi na siya ang magiging box office queen ngayong taon, at talagang gumagawa na siya ng mga ibang moves o tactic para mabawi muli ngayong taon ang pagiging box office queen? So as of January 7, 2020, last day ng Manila Film Festival, ay muli rumatsyada uli ang pelikula ni Aga Mulak na Miracle in Cell Number 7, na siyang nagtapos at guaranteed na sa pagiging box office film ng Metro Manila Film Festival, at guaranteed na si Aga Mulak na itatanghal bilang Metro Manila box office king ngayong taon. So as of January 7, 2020, nanguna pa rin ang pelikula ni Aga Mulak na Pinoy movie adaptation sa Korea na Miracle in Cell Number 7, na nagkakahalaga na sa last day niya ng 355.2 million pesos. So nagtapos ang pelikula ni Aga Mulak na Miracle in Cell Number 7 ng 355.5 million pesos, ngunit inaasahang may extend pa ang kanyang movie. Pumangalawa naman ang Christmas comedy film na The More the Merrier ni Vice Ganda, na kumita ng 325.2 million pesos. 325.2 million pesos. Samantalang ang pelikula ni Coco Martin na
Triple Trouble, Huli Kabalbo na pinagbibidahan, Coco Martin, Jenny Lim Mercado, and I.I. Villas Alas ay kumita ng 315 million pesos. Samantalang pumang-apat ang pelikula ni Vic Soto at Min Mendoza na kumita ng 311.8 million pesos. Sumunod naman ang horror film na sunod na pinagbibidahan ni Maylin Dizon at ni Carmina Villaruel. Nagpang-anim naman ang pelikula ni Miss Judy Ann Santos na Mindanao na umakot ng 11 awards. Pang-pito ang pelikula ni Isa Calzado, ang pelikulang Kulyon. At ang panghuli ay ang pelikula ni Miles Ocampo, Rocco Nacino at Ian Constantino and Joey Bascon na humakot din ng mga ilang awards na siyang nagtapos sa pangulong pwesto. So yan lamang po. Ngayon po, samahan niyo ako sa aking pagmumukbang. So we have a famous kabsa in Saudi Arabia, in Abha. So we have fried rice, and we have grilled chicken. So we have a pressed tomato here. We have onion and lemon, and we have sweets. They call it kunapa. So halika na po, samahan niyo ako. Halika na. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sumuporta sa aking video from day 1 hanggang last day po ng Metro Manila Film Festival. Maraming salamat po. So ito na po ang huling ano natin sa Metro Manila Film Festival. Pero hintayin natin ang result ng MMFF official result. So gagawa uli po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Sa paggawa ko ng video na to, I gained 200 viewers in just a week. Maraming salamat po sa iyong suporta. At sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat. Shout out kay Maylin Curata na lagi nanonood. Maylin Curata, shout out, na abit pan niya si Vice Ganda. Shout out din kay Chris Mendez na from day 1 hanggang ngayon ay laging nanonood sa akin channel. Chris Mendez, shout out to you. Shout out kay Lurion Cariosa na kalimutan ko pangalan. Lurian Cariosa, tama ba ako? Thank you sa lahat ng mga nanood muli ng aking video ng Metro Manila Film Festival from day 1 hanggang ngayon.
Kain po tayo. Kain po tayo. So hanggang muli po, hintayin po natin muli ang susunod na Metro Manila Film Festival 2020. So ang sarap ng fresh tomato. So ngayon naman kakainin natin ang dessert nila. Ang famous nilang dessert, they called it kunapa. They called it kunapa. So right now, I'm having my dessert now. They're famous Arab dessert. They called it kunafa. I think it's brown the ground rice with cream cheese. I'm not sure if it's a ground rice or ground flour with cream cheese inside. So that's it po. Tapos na po ang ating mukbang. Maraming salamat po. At kita ulit tayo sa susunod na Metro Manila Film Festival 2020. Maraming salamat ulit sa lahat ng nag-subscribe at nanood from day 1 hanggang ngayon. Maraming salamat po. Shout out ulit sa laging nanood, Chris Mendez.
Shout out to you. Kaya Maylin Curata, Lira Cariosa. Nakalimutan ko yung pangalan eh. So maraming maraming salamat po sa lahat ng makapanood ng channel kong to ay please don't forget to subscribe and like. Maraming maraming salamat po. So bye bye.